Ang itatanong ko lang po is yung SRP sa Pilipinas. Yes. SRP, Standard Retail Price. Okay. Kasi po, nagre-research ako tungkol sa pagkain. Eh, ang gusto ko, taasan yung price. Kasi tiwala naman ako sa produkto ko na kaya ko siyang taasan. Pero, kailangan ba talagang sundin ang retail price sa Pilipinas? Okay, ang retail price kasi, pinag-uusapan niya, katulad ni kasosyong Dexter kanina, kinausap siya nung magtatayo ng kalaban niya na mag-usap tayo na itong retail price natin. Kasi pag di kayo nag-usap, pares kayong lugi. Ano yan eh? Ang business, lalaban ka ba ng head-to-head o magkasagwatan na lang kayo ng kalaban mo para maloko nyo yung mga ibang tao. Masakit man yung salita ko, pero ganun eh. Yung mga SRP na yan, kaya may mga business association, kasi bawa, grupo ng mga negosyo eh, soft drinks, no? May isang organisasyon dyan na namamahala na, oh, ito lang ang presyo ng soft drinks, ha? Yan lang. Ang magbaba dyan, ano, lagot sa grupo natin. Kasi pag may nagbaba doon, buong industriya patay. Ano yan eh, sa matter of, papatayin mo ba yung buong industriya dahil nagbaba ka ng presyo? Ako, salot ako sa industriya ng online course. Bakit salot ako? Kasi pinapamalakad ko na libre lang dapat ang mga online course. Eh sila, hindi ngayon makabenta. Kasi yung mga customer nila, kayo, hindi kayo bumibili sa kanila. Pamatay ako ng industriya. Pinapatay ko yung industriya ng online course, ng mga budol-budol na yan. Pinapatay ko yun. Eh kung kinausap nilang nila ako, Arvin, bayaran ka na lang namin 500,000, wag ka lang magsalita ng hindi maganda tungkol sa mga gimmick namin. Eh kung kinausap nila ako doon, eh di sana, ayos naman talaga, eh hindi naman nila ako nakausap, na-joke lang. Ang punto ko, If the price is right. Hindi, ang punto natin mga kasosyo, ano yan eh, ang negosyo, hindi yan, meron dyang underground na lakaran. Katulad nga yung kinakwento ko tungkol sa mafia-mafia na usapang drug business, no? Katulad din sa kwento ni Dexter, kinausap siya nung kalaban niya. Dahil pag nagtalo kasi sa price war, yan ending eh, yung price war na yan, ang pumapatay sa lahat, hindi lang isang negosyo, lahat ng negosyo nyo. Kung lahat kayo nasa industriya ng t-shirt, at nagpatayang kayo sa presyo, lahat kayo, walang negosyo. Kaya kailangan nyo mag-usap. Oh, t-shirt tayo lahat, ito lang presyo natin, ha? 500 lang. Ang magbaba sa 500, pabubugbog natin sa, ano, sa mga, ano natin dyan. Malinaw, ano, Jeffrey? Yeah, malinaw. Kasi po, may na-discuss dito, may na-ninja move ako dito na system. Paggawa ng costing. May kasosyo na ako nabigyan ng system na yun eh. Tapos ginagamit niya sa yung system niya sa food industry. Yes. Tapos yun ang karamihan rin ng mga kaibigan ko, pinamimigay ko rin yung system na yun para magamit nila sa future nila. Tapos na-discover ko dyan sa hindi naman ano, na-research ko lang sa Pilipinas is karamihan ng mga nagninegosyo is hindi pa masyado aware sa procurement. Kasi dito malamang alam ni kasosyo Dexter yun na dito palupitan ng ano, kumbaga baratan sa procurement. Kaya na titriple yung ano yung presyo. Yun yung gusto ko i-share sa mga kasosyo na yung alamin nila yung pinakamababa pero good quality supply diyan sa Pilipinas. Kasi karamihan is mga nakukuha nila supplier is reseller lang din. Kaya hindi rin sila nakakakuha ng good profit and good price nila doon sa product nila. Yun po. Kaya yung tungkol sa supplier yan, di ba? Kasosyong Jeffrey. Ang industriya kasi ng negosyo, technically, ang mga totoong supplier mga kasosyo, ito mahirap paniwalaan. Ang mga totoong supplier, nagtatago talaga yan. Hindi nyo yan makikita sa internet. Kahit i-google nyo yan, hindi nyo sila makikita. Bakit kaya? Nagtataka rin ako dati. Hindi sila nagpapakita sa internet. Bakit? Kasi kailangan nilang magtago para yung mga reseller nila kumita. Dahil kapag na-expose sila masyado, yung mga reseller nila, dadami yung kalaban, mamamatay yung mga yun, mawawalan sila ng customer, at sa kabuuan ng ekonomiya, talo yung industriya nila. Ganito, no? Nag-carwash business kami nung nakaraang mga taon-taon. Nag-invento kami ng sarili naming shampoo sa sasakyan. Hindi kami nagbumili kasi gusto namin mag-distribute ng shampoo ng kotse. So pinigirot namin paano mag-imbento. May vlog kami noon ni partner Ian na nag-imbento kami ng sabon ng sasakyan. Yun nawala yung kotse ko. Totoo yun na nag-imbento kami ng formula ng sasakyan. Ito na pagtaka. Google kami ng Google ng kusang kukuha ng supply ng mga chemicals. Wala talaga namin, hindi talaga namin makita. Alam nyo saan namin natagpuan? Chamba lang. Dito sa may C3, may malaking pabrika dyan na walang tataka, na na-figure out na lang namin dahil tumambay kami doon. Tapos nagtataka kami, may pumapasok na kung ano-ano. Sumilip kami. Nalaman namin, yung pabrika pala na yun, eh supplier ng mga chemicals. Alam nyo ba, lahat ng
lahat ng produkto kaya natin gawin, produkto ng halimbawa, gusto mong gumawa ng betadine. Kaya mong gumawa ng betadine basta alam mo lang yung halo ng mga chemicals na nandun sa betadine. Kaso pag bumili ka dun sa mga supplier na yon, experience namin ha, hindi nila sasabihin sa iyo kung anong material, kung anong ingredients nung betadine. Kailangan pagdating mo doon, ikaw magsasabi, eto po kailangan namin, ganyan ganyan. Kailangan mo ng chemist, kailangan mo ng chemist kasi mga scientific name yung mga kailangan eh. Ganito ganyan, ganito ganun. Ang aral lang doon, yung mga totoong supplier na malalaki, hindi yan nagpapakilala na sila yung supplier. Kapag nakakita ka ng supplier sa internet, hindi pa talaga yon ang supplier. May nakatago pang totoong supplier. Laging ganun mga kasosyo. Huwag niyong kakalimutan yan. Kung may nagsusupply sa inyo, yung supplier na yan, may nagsusupply pa dyan. Kahit pasabihin niya na siya yung mismong rekta dun sa kung saan mang bansa o anuman. Isipin mo lagi, may supplier pa rin to. Laging may ganun mga kasosyo. Yun lang ang experience ko ha. Sa'yo, Jeffrey, ano ba yan? Lalabanan mo ba? Dudurugin mo ba yung industriya nyo? O magkakampi-kampi kayo? Yun lang yung usapan kasi dun eh. Kasi sa akin, ano, yung product na gagawin ko is magbibigay ako ng price. Hindi ako lalaban sa ano, hindi ako lalaban sa price war. Tataas ako sa ano, sa presyo kasi tiwala ako sa gagawin ko produkto ko. Yan. Yun. Yun yung sa akin kasi karamihan is yung nakikita ko is pare-parehas lang, pare-parehas ang presyo, pare-parehas ang quality. Sa akin tataasan ko kasi may experience naman ako sa ano, sa paggawa ng ganung produkto. Kaya tinatanong ko lang kung okay lang sirain ng ay basagin yung SRP ng market sa diyan sa Pinas. Ang punto kasi diyan, may tinatawag na kasing pag matagal ka sa negosyo, may tinatawag ng ano, parang business etiquette. May business etiquette na rin kasi pumapasok. Kaya may mga asosasyon eh ng negosyo. Kasi yan yung pag may mga world trade ay mga trade center mga ganun. Atin ka diyan sa industriya mo. Baba may industry, may conference ng mga tungkol sa computer shop. Atin ka diyan. Tapos doon mo malalaman yung standard ng mga ganito gawin natin mga computer shop ha, wala magbababa ng presyo sa 10 piso ha, pag may nagbaba diyan pabubugbog natin. Kasi pag di kayo nagtulong-tulong, yung buong industriya nyo babagsak. Pwedeng magtaas pero bawal magbaba. Maski sa mga reseller, bawa may isa lang na reseller kunwari ng mga Taiwanese na pyesa ng motor. Ngayon, lahat ng binibigyan niya ng pyesa, no? Sasabihin niya na, pwede mo yung benta pero ito lang presyo mo diyan, wag mong bababaan. Dahil pag binabaan mo diyan, lagot yari ka sa mga ibang reseller. Ibig sabihin, magkasundo tayo na ito lang ang presyo. Ang magbaba diyan, kagalit natin, kumbaga bad trip tayo diyan. Pwede taasan. Pero wag babaan kasi pag binabaan, price war ang resulta. At sabi ko, pag nag-price war, walang nananalo. Lahat talo. Okay. Nasagot, Kasosyo Jeffrey, yung gusto mong ano? Opo. Kasi nasa ethic mo yun eh. Pero kung bago ka pa lang, ikaw i-disrupt mo ito ha. Kung bago ka lang, hindi naman sa ano. Babaan mo presyo mo, bahala sila dun. Hindi, joke lang, biro lang. Ibig sabihin, saan naman ang mambuisit ka. Ang sa akin kasi, Bob, ang ano ko talaga is hindi, galingan mo. Ilalagay mahalan mo, mahalan mo. Pagka standard. Galingan natin, huwag natin pababain yung produkto natin. Doon nga tayo sa palupin. Ayos, Jeffrey. Next, kasosyo Chikoy. Okay. Next po natin from Kalamba, kasosyong John. Andyan ka ba, kasosyong John? Kung wala po si kasosyong John, next po natin from Bicol, kasosyong Roy Torrecampo. Kasosyong Roy. Kasosyong Chikoy. Yes po. Kung papalarin tayo, hanggang 9 PM lang tayo, ano? Sige po. Ano natin yung tanong na hanggang 9 PM lang, hanggang doon na sagad, pinauwi na ako, alam nyo naman. Pinaaga na. Oo. Kaya, ito po, may... Pabudget na lang yung tanong, kasosyo Chikoy, ha, na hanggang magkasya 9. Ha. No problem. Yan, ha. Thank you, Chikoy. Ito po, next question na lang po muna. Ito, pinatype lang. Question ni kasosyo Cedric Joke, no? Paano po kaya sa time management? Meron po kasi ako business, tas baby. Si Mrs. kasi ang nag-work. Then ako ang nag-aalaga sa baby, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos business ako, 7 p.m. hanggang madaling araw. Tips naman sa time management para di mapabayaan ang negosyo. Sinong na-busy dyan, mga kasosyo? Yun po ang kanyang tanong. TBC. Yes, TV, kasosyo Dexter. Si Dexter, yan. About time management. Time management. Yan, si Dexter. Ay, andyan ba si yung sir, yung nag-chat na dito? Bagal internet niya eh. Okay. Ano kaya ang business niya? Oh, pero papalan. yung sa akin lang, share ko lang sa akin. Kasi nagtatrabaho ako ng 12 hours a day. Haba. Tapos,
12 hours kasi sa shift yun sa ambulance, 12 hours. Tapos, meron ako 4 days duty tapos 4 days off. Mm. Kaya lang yung 4 days off na yun, minsan nasisingitan din ng extra duties, yan, overtime, ganyan. So, ano, pag uwi mo, tulog ka lang. Mm. So, papabayaan mo yung negosyo mo. So, kailangan mo talaga dyan ng ano, sa akin, yung solution na ginawa ko is leverage. Mm-hmm. Na kailangan mo mag-hire ng ibang tao para mag-perform ng specific task dun sa business mo. For example, yung ginawa ko ngayon na yung unang business ko, yung sa internet cafe business, kung 12 hours a day ako nag-work, ginagawa kong 14 hours, naglalaan ako ng 2 hours bago matulog or paggising bago pumasok para mag-audit daily. Kasi hindi mo kasi pagka nakibalita ka na lang magkano kita ng negosyo mo diyan sa katiwaldas mo. Sa atras. Wala. So makikibalita ka na lang mag-di sasabihin sa inyo lugi or mababa. So kailangan bantayan mo yan daily. So magsasacrifice ka talaga ng konti. Ngayon, yung in terms of ano, yung wala na talaga mahanap na time kasi pahinga na lang yung natira sa'yo, kailangan mo talaga ng leverage. Yung sa pangalawang negosyo ko, kasosyo Arvin, yung e-commerce business, yung palengke. Online palengke na ginawa ko, which is isa sa problema sa community na hindi sila makalabas. So, yun yung ginawa ko na negosyo. Ngayon, na problema ako sa time management kasi hindi ko ma-replyan lahat ng ano, inquiry. ng mga customers. Yes. So ang ginawa ko, nag-log ako ng ano, nakinabasa ko rin 'yon sa ano isa kasosyo group natin kung okay daw ba ang chatbot. Sobrang effective ng chatbot. Mm-hmm. So kung alam mo lang kung paano gamitin, kung aralin mo lang paano gamitin, sobrang effective ng chatbot lalo na sa frequently asked question in terms of price list, paano mag-order. I-click-click lang nila doon sa Messenger. Doon ako nagsimula. Yung katulad na sinabi mo kasosyo doon sa isang video mo paano magtayo ng e-commerce business. Mm-hmm. Yung step-by-step, yung apat na step. So, una, gagamit ka muna ng ibang platform. Mm-hmm. Which is Facebook, Instagram, ganyan. So, pwede mong lagyan yun ng chatbot para makasave ka ng time. So, yung sa chatbot, yung system na chatbot na ginawa ko is makikita nila yung price list. I-click lang, itatype lang nila yung keyword na hi or hello. Tapos, automatic na magre-reply yun. Click mo yung price list sa Messenger. Makikita nila yung price list. Tapos, pag kinlik ulit nila yung proceed, makikita na nila paano umorder. So, i-chat mo kung ano yung order mo. Tapos yung location mo, contact details, ganyan. So pag tumating sa akin yung message, i-dispatch ko na lang sa Pilipinas na ito yung orders, pangalan, address, ganyan. So in that way, nakasave ako ng maraming time kasi nakuha ko na lahat ng information na kailangan ko, orders, delivery details, lahat. Tapos i-dispatch ko na lang yun dun sa magde-deliver. Okay na. Tapos, in terms of sa marketing naman and time management na rin. Yung next step, kasosyo, ginagawa ko ngayon yung sinasabi mo na yung sa Shopify. Mm-hmm. Na ano, ginawa ko. Kasi grabe na rin yung kompetensya ngayon eh. So, kailangan, para maging reliable ka, kailangan mo din na sariling website and application. Mm-hmm. So, sabi ko, out of ano na yun. Sabi ko, labas yun sa trabaho ko. Hindi naman ako, medical field ako, tapos IT staff to. Hindi ko na yata kaya to. Pero ano tayo kasosyo eh. Entrepreneur. Entrepreneur tayo lahat. Kakayanin natin. Flexible tayo. Tama. So good thing kasosyo, ito, nakagawa na rin ako ng mobile app. You know? Very good. Ayan. Tapos, ayan. Pero hindi ko pa nila live. Mm-hmm. Pero ayan na, so, gawa na. Isa din yan sa leverage na ano. Kasi, di ba, sabi nga nila, kung ikaw yung boss ng negosyo mo, hindi sa'yo lahat ng trabaho, kailangan mong mag-leverage. Kailangan mong, tapos yung, bukod dun sa, ano, yung sa queries din sa chat, para meron din kasi mga ibang tanong na labas dun sa chatbot mo eh. Nag-hire din ako ng ano, ng kamag-anak ko na tambay lang, since wala ka nang ginagawa, bigyan kita ng konting percentage na ano, bigyan kita ng commission-based na ganyan, sagutin mo lang lahat ng ano. At least, kasi mas maraming masasayang kung hindi mo masasagot yung customers mo. Eh. Marami kang pinalampas na customers. Eh. Kaya huwag kang manghinayang mag-leverage, maglabas ng konti. Pero ang kapalit naman nun, maraming customers naman ang papasok. So, leverage is the key. Yun ang para sa akin. So, madaling salita. Nasagot na yun, no, Kasosyo Chikoy? Yes, ang ganda po ng sagot. Leverage. Leverage. Ang galing si Kasosyo Dexter. Entrepreneur siya.